Sabi ko kay Modra, why not mag-add kami ng another source of income sa munti namin tindahan? Pinakamahirap talaga yung ano, no, mag-iisip ka ng bagay na sisimulan. Kaya, ayun, kasi ako yung tao na iniisip ko muna yung makahihinatnan, positive man yan o negative, bago ko makapag-decide na i-pursue yung isang bagay. So, naganap ako ng kung ano-anong pwedeng maidagdag na source of income sa tindahan namin, mumunti namin tindahan. At itatry ko yung isa-isa, yung mga nagugustuhan ko, nung kaya't isi-share ko sa inyo. May mga ilan na rin akong nasubukan. At sa ngayon, ang isi-share ko, yung isa sa mga napili kong pandagdag kita sa tindahan namin. Okay? Good vibes sa lahat. Ako si Ram. Welcome sa akin channel. Basta ikaw kahit ano, pag-uusapan natin. Today, ang ice cream. Woo! Iisa-isayin ko sa inyo ang naging proseso. Okay, una, nakita ko lang sila sa Facebook Marketplace. Bigla lang pumasok sa isip ko, why not ice cream? I-search ko. Total, marami kaming suki na bata, tas malapit na rin ng summer, baka sakaling bumenta. Nakita ko sila sa Marketplace ng Facebook, tas nag-inquire lang ako dun. At dahil suwak naman sa bulsa, yung puhunan, kumura na ako. So, tinanong lang ako ng address ko, yung ganyan. Siguro mga isa o dalawang oras, nagulat ako, may tumatawag sa akin sa labas. Nandun na sila. Nandito na sa bahay. Agad-agad, kuya. Kasi tinignan ko pa, nandyan na ba yung truck ng ice cream? Wala naman. So parang ang nangyari, medyo may konting interrogation ba tawag doon? Konting tanong lang. Parang for approval pa kasi yung location. Baka kasi may katabing minag-ice ice creaman na or may katabing mga ice creaman din. So, inano pa yung location namin, ipina-approve pa siya. Okay? So, pangalawa, sa unang araw din, wala ka munang babayaran, wala muna kaming binayaran kasi pagpunta sa tindahan namin, hiningan ako ng ID, ng dalawang valid ID, TIN ID, YUMI, tapos pinicturean yung tindahan, pinicturean din ako na may hawak na paper, parang katunayan na ano, ito yung mga napag-usapan namin, parang ganon. Tapos pagkatapos, syempre mga ano din, DTI, ayan, at iba pa mga legalities, permit, tatanungin. Sa unang araw, ini-explain din ng supervisor ko ano yung mga dapat gawin sa pangangalaga ng freezer na ipapagamit. At kung syempre, ano pa yung mga gagawin, halimbawa, nag-brown out, ano yung gagawin mo? I-explain yung ganyan. Tapos, in-explain din yung presyuhan ng mga item. At, in-explain din kung ilan ba ang minimum orders kapag umorder tayo for second delivery. Diba? Mag-replenish ka ng, ano, ng product. Okay, after nun, kinabukasan may tumawag sa akin para i-confirm. At syempre, may mga tanong din sa akin tungkol sa naging usapan namin ng bisor na bumisita sa tindahan. And then, in-schedule na kami sa pagdating ng freezer saka ng mga in-order ko. So, pag-usapan natin na yung starter package na in-email ko. Pangatlo yan, ha. Ito yung starter package na kinuha ko. Kasama ng ipapadala na freezer saka yung mga nakapaloob na product doon sa starter package, ang binayaran ko lang ay 4,366 lang. So, gulit ako. Akala ko kasi magbabayarin ako ng freezer. Hindi pa pala. Niisip ko na paano kaya yon? Kasi may idea tayo na paano ba mag-ice cream man? Bibigil ba ng ice creams? Bibili natin yung freezer? Hindi pala. Parang ipapagamit nila sa iyo yung freezer. Oo. So, babayaran mo yon. Okay, kung mag-a-avail ka ng isa-is, mabayaran mo yung pagka-deliver sa'yo. And then, may tarpaulin na rin siyang kasama. Iba't ibang flavors yung kasama ng 4,366 sa pauna kong puhunan na inilaan dito. Meron silang iba't ibang flavors, ganun choco stick, pineapple, yung talaga ng nanas, semangka o yung watermelon, two colors, milk melon, taro crispy, coffee crispy, choco melt, choco sundae, at choco crispy. Ayun. Okay, ito yung personal review ko sa experience ko sa proseso ng pag-avail ng ice cream. Yung processing niya is, I can say,
perfect 10 kasi mabilis siya eh. Walang kineme, walang kineso. Basta meron kang ID, basta meron kang pinakitang DTI, may permit. Congratulations, may ice cream ka na. Okay? O okay naman ang location. Carry na, boom boom. Okay? Ang delivery, I can say, nasa 9 lang siya. Hindi siya perfect 10. Bakit? Okay, mabait yung delivery man. Delivery man ba tawag doon? Oo. Kaya lang dito kasi subdivision namin, may bayad kasi yung gate na 30 pesos kapag ang papasok delivery truck. Kaya di ba syempre yung freezer, di naman kaya ng motor yan. So, naka-delivery truck sila. So, na-charge ako ng additional 30 pesos para doon. So, hindi nila i-deliver yun. And hindi, nung nag-deliver, hindi rin kasabay yung kilak, saka yung price tarpaulin. May binigay na isang tarpaulin na parang banner lang siya, wala siyang pricing. Nandun si yung ano football player na parang ano nila tawag doon, brand ambassador or something doon sa tarpaulin na yun. Pero ang hinanap kasi namin yung price tarpaulin na nakikita namin sa ibang mga nag-a-ice-creaman. Okay, so wala dahil di raw ata available. So sabi ko, sige, follow up ko na lang. So pinalo up ko siya sa customer service through text. Kaya I will give 10 over 10 sa customer service kasi mabilis sila mag-reply sa text. And everyday, kaya nila i-remind kung anong mga ice cream yung available. Tapos yung nag-follow up ako sa tarpaulin, second time na nagpa-deliver kami ng ice cream kasi medyo naubos agad siya, sinama na nila yung ano, yung tarpaulin na yon saka yung kilak nung freezer. So I can say friendly and accommodating ang mga taga-ice cream. Congratulations! Pagpalakpak. Ang tanong, te, mabenta ba? Diba, mga ka-good boys? Mabenta ba yung ice cream? Akala ko nung una, may lalaban ba to sa Selecta? Kasi parang unang beses ko lang siya narinig. Tapos, intriga lang ako kasi mura nga siya. Pero mabili ba? Oo. May lalaban ba to sa mga kalaban namin tindahan na mas kilala yung brand? Okay. Masasabi kong oo. Dahil, yun nga, mura to. Marami kagad kaming naging suki sa ice cream kasi yung mga bata na bumibili sa amin natin ng mga candy lang. Ngayon, nag-upgrade na sila, nag-level up na sila. Hindi na basta candy binibili, ice cream na binibili sa amin. So, feeling ko, mas mabenta pa yung ice cream namin kaysa dun sa kalaban namin. Tindahan sa kabilang face na mas maraming tao na may Selecta. Kasi marami kami naging suki. Baka feeling ko lang yun. Basta nakatulong talaga siya itong ice cream na maging mas mabenta yung tindahan namin kaysa sa dati. Tapos, kamusta yung lasa ng ice cream? Ano kasi ako eh, sweet tooth? Kaya sasabihin kong oo. Kasi kahit anong matamis sa akin, masarap. Pero kung ibabase ko siya sa paulit-ulit na bilhin ng mga suki ko, favorite nila yung taro, coffee crispy, choco stick, watermelon, milk stick, milk melon. And then least favorite naman nila yung choco sundae saka pineapple. So yung pineapple yung isa sa mga product na unang na-deliver sa amin, pero hanggang ngayon meron pa rin siya. So hindi siya ganun kabili, I don't know why, pero masarap naman siya. Talagang amoy na amoy yung pinya dun sa pineapple stick din. At 10 piso lang siya, best. Sige, pag-usapan naman natin yung kitaan. Kamusta yung kitaan, best? Saktuhan lang yung kitaan. Feeling ko parang hindi mo siya ikakayaman kung bumibenta ka lang ng 300 pesos a day or up to 1,000 pesos a day sa ice cream na to. Kasi maliit lang yung tubo niya sa bawat ice cream. Kaya kung ito lang yung magiging source of income mo, parang ito lang talaga as in, siguro it will take time para kumita ka ng ano, decent income na may aahon mo sa hirap pamilya mo. May aahon mo sa lilayan yung ano mo, pamilya mo. Pero kung pang-add-on mo siya sa iba pang source of income mo or pang-add-on mo siya sa tindahan mo, bongga siya. Kasi nakaka-attract siya ng ano, ng customer ng mga suki na bumibili sa tindahan mo. Masasabi kong mas mabenta na yung tindahan namin kaysa sa literal na katabi namin tindahan dito na walang ice cream. Saka mas bumibenta na kami kasi dati na wala kami ice cream kasi naging ano siya, main attraction ba sa tindahan namin. At pati ano ha, yung mga services namin, bukod sa mga napapabili silang chicheria, mga candy, or iba pa, pati mga services namin, napapa-avail na rin sila. Kasi nakikita, ay, meron pala ditong e-loading, meron pala ditong pang Gcash, cash in, cash out, meron pala ditong bills payment. So,
mahalaga rin kasi siyempre sa tindahan mo na na-advertise mo sa pamamagitan ng mga posters, 'di ba, mga banners, tarpaulin, yung mga kung ano pa yung meron ka para siyempre kung bibili ng ice cream halimbawa, pag lingon-lingon nila, ay meron pa lang ganda dito. O dito na lang dito ako bibili. Diba? So magandang marketing tool si ice cream. For me ha, sa opinion ko, wala pa akong idea kung malakas ba siya sa kuryente, malakas ba maging konsumo nito sa Meralco. Kasi wala pa naman kaming bill na dumadating sa oras na ginawa ko tong video na to. Pero sabi nga ng mga taga ice cream, okay naman siya, hindi naman siya malakas daw. Oo, sa kuryente. Pero ewan ko. Feeling ko naman hindi. Kasi marami naman nag-ice cream na nandun pa rin sila. Gaya nung doon sa kabilang subdivision na kung saan nakatari kapatid ko, nandun pa rin naman yung nag-ice cream man doon. Oo. Kasi kung malakas sa kuryente, di sana tinanggal na nila yun. Diba? Kung meron pa kayong ibang tanong tungkol sa ice cream at iba pang mga gusto nyong pag-usapan natin dito sa ating channel na nagbibigay commentary, reactions, reviews, sa kung anik-anik, basta ikaw, dito lang yan, ka-good vibes, comment nyo lang below, at syempre, huwag kalimutang i-share, i-like, i-follow ang channel ko, pati ng aking online store at Facebook page. Ako si Ram, good vibes sa lahat, yeah. Goodbye! See you next time!